nakausap niyo ang mga kadre galing sa mga espionahin, tanungin niyo ang tatsulok. May awit nga ng tatsulok eh. Sino ang awit? Bamboo. Awit ng tatsulok. Doon yun, no? Nasa Spotify. No? So, yung masisong news tatsulok in determining the sector to be radicalized, organized, and mobilized for the region. Anong segment ng society ang madaling ma-agitate, ma-organize, at ma-mobilize? Now, in the shown graphics, the communist terrorist group simply focuses on generating hatred from the farmer sector and the labor sector being the 75% and 15% of our society at that time in the 1960s. Ito yung social demography ng sinulat niya. Ang sinulat niya, Philippine Society of Revolution or PSI. Nalito. Ngayon, sa Tagalog, Lipunan at Revolusyon Pilipino. O Philippine Society of Revolution. So sabi niya, you add up 75 and 15, it's 90%. At not 90% is full of nation almost. Rebellion. So, kaya ganun ang pananaw. Isa pa, yung Masison really wants a change in the government system from democracy to socialism and eventually communism. And ito yung sinasabi niya. Hindi kailanman bibitawan ng mga nagahari ng kanilang poder. Hindi magbabago ang socialism. Kung may threat sa poder, gagamit ang poder ng karahasan. Kung kaya armadong pakikibaka o armadong pakikbisol ang sagot sa mga problema ng sistema. Yung ARPAC is very popular terminology within the underground movement. Whether it be Bisaya or Tagalog, ARPAC, armadong pakikibaka o armadong pakikbisol or arms struggle. Hindi magwawagi yung ARPAC kung walang partisipasyon ng malawak na masa. Sino gumawa ng slide na ito? Actually, si Alba po gumawa niya. Hiningi ko lang sa kanya. No, inanimate ko na lang. Ang author, Amado Guerrero, which is Joe Masiso. Now, underground mass organization of farmers is the primary target. UGMO. UGMO means underground, secret organization. So, yun po yung kulos na asasasyong masa sa barrio. No, English tawag na UGMO. At nire-report nila every quarter anong status ang pagtatayo ng ham sa bawat bansa. Now, yan yung sa national level. Pagdating sa bawat barrio, napapasukin ang bawat squad ng NPA horizontal unit. Bine-breakdown panalo ang social demography sa isang barrio. Sa CPP-NPA, a barrio is different from a barangay. Sa CPP-NPA, a barrio is 100 households. So if a barangay has 300 households, that barangay will be divided into three barrios na tatargeting for influence. So dito kung makikita nyo, 75 and 15 plus the 8% petty bourgeoisie and 1% national bourgeoisie, yan yung friends of the NDR. But the priority for agitation, organization, and mobilization ay itong farmers and workers. So very clear, no? Sa social demography, makabuo ka ng 90%, meron kang clear objective. Yan yung iso social behavioral change. Yan yung target ng behavioral change. Now, para mas mapadali, i-breakdown natin. Magpapasok tayo ng mga propaganda sa barrio. Ganun din ang gagawin, tatsulok din. Sa baryo, ang tatsulong nagagawa nila sa tinatawag nilang SICA. Social Investigation and Class Analysis. Ang horizontal NPA unit is a social worker. Trained social worker. Ang trabaho niya, mag-investiga sa baryo, alamin kung ano ang estado, economic state ng bawat pamilya. Then bawat pamilya, anong source ng kabuhayan? Magsasaka, may lupa ba, walang lupa, nakikisaka lang ba, mayaman, mahirap, etc. Yung procedure ng kanyang pagsasaka, kung naglulubi siya, anong procedure sa paglulubi?
bibig, sino bumibili, sino namamakyaw, sino bumabara, magkano ang farm inputs, magkano ang selling price, etc. Inaral niya lahat yun. No? Eventually, pag nakuha niya yun, kada pamilya, inalagay niya sa isang kategorya. No? Mga kategorya ng pamilya, hinati sa baryo, ito, mahirap na manggagawang buhit, gitnang magbubuhit, at mayamang may-ari ng lupa. So, bawat pamilya sa Angka, De La Cruz, mahirap, gitna, mayaman. Kung sa pag-gitna ka, De La Cruz, gitna. De La Cruz, Jose, De La Cruz, Pedro, saan? Si Pedro, saan siya? Ang mahirap. Sino pa mga kasama siya? Then, itong gitna, further subdivided into gitnang gitna, mataas na gitna, at mababa Alma, what is the local dialect for this? Yung five categories ng ano. Hindi ko kasi mabanggit in local na dialect. Ikaw na lang mag-share para pagka napunta kayo sa bukid, matatanong nyo kung anong pamilya, anong kategorya kayo. Kami mo puro po buro. Iba yung mga sister yung dialect. Iba sa nangyintama ng Yaon. Pero, madali naman ma-translate since ano siya, kailangan. Pero, yun. Ang pinaka-ubos talaga, trabahador na uma, maraytuna, tapos nakikihan ng lahira ng tatrabaho na. Tapos, kablas na paraguma. Meaning, may tuna, pero majority ang hira income, hindi ka na trabaho na. So, may natuna, pero na nakikihan ng lahira, nagpapasukol. Ito naman na but nga, ubos ang but nga ng paraguma, tapos but nga, hanbut nga ng paraguma, tapos ikaw, so may tuna pero almost ano lang an era an output an era tuna exact lang era niya. Tapos ang mayaman naman may surplus sa 25%. Tapos ang pinaka ano na pero gawas na tatsulo ang pinaka ito landlord bisan tutelan ko na basta din na participate pag uma consider the landlord. So, what's the use? After categorizing? Siyempre, sir, ang pinaka-ubos, ang kablas ng parag-uma, tapos ang trabahador na uma, ito yung priority for organizing. Damo mo na yan eh. Damo niya desire. Admit desire. Yung entity naman, yung target every barrio, siyempre yung may mga lupa, no? Landlord. Maararuan naman yan. Tapos, mga gitna naman, support group sila. Kung kailangan ng ano, tabako, whatever, or kailangan ng snack para sa meetings, na-target din sila. Pero mostly, ang pinaka-main target talaga for AOM, nabanggit na kanina, agitate, organize, and mobilize. Yung mga nasa lower strata. Trabahador. Thank you, Anna. So, ang horizontal na NPA unit, may database. Kung saan siya umi-area, kaya importante, saan ka umi-area. Pagkatapos niya mag-surrender, saan mag-area kinigilod? Dito, sir. Isipin nyo, ano parang ganyan? Ito, ito, ito. Okay. Diyan sa baryo na yan, sino-sinong pamilya ang nasa baba sa gitna. Dito sir, ano isabi sila? Interorganisado yan. Konsolidado yan. Konsolidado na yung mga bayan dyan. Bakit konsolidado? Kasi naitayo ang partido dyan, naitayo ang atasyong mata, at may unit mo dyan. So, yung bayan mo yung konsolidado, ibig sabihin, masunuri nyo sa NPA. During election, kung sinong ididikta ng NPA na iboboto nyo, yun ang iboboto nila. Bakit? No, pasok tayo dito because of this propaganda line.
may marketing plan ang CBP NPA. Malinaw ang kanilang marketing plan, lalo ang mga insurance agent. Mga networking, power. So, let us take a look of the marketing plan. Ang tawag nila dyan, programang agret. Revolutionary programa sa reforma sa lupa. Agrarian Revolution Program, agret. This is the main propaganda line. Ganyan. Ito, no? Kayo, nasa media, I would like to differentiate what is propaganda. When you Google the term propaganda, it will give you a definition that propaganda are deliberate lies and deception in pursuit of a political goal. It is lies and deception. That's why I'm telling PIA, PNA, PCO, the government should not be engaged in propaganda because propaganda is deliberate spread of lies and deception. Fake news. Kaya we counter propaganda. We counter it by presenting facts. Yun yung MIT niya. But sa CPP-NPA, makikita niyo sa mga dokumento nila, ito ang ating pangunahing propaganda line. Ang unit nila na umiikot ay sandatahang unit pang-propaganda. Ang People's Republic of China ay mayroong propaganda bureau. Ang CPP-NPA ay mayroong ding National Propaganda Bureau, Regional Propaganda Bureau, Provincial Propaganda Bureau. Ina-acknowledge that they are doing deliberate spread of lies and deception in pursuit of political goal. Niloloko ang masa. Now, ano ang agret? Agret are simply propaganda promises of the CPP-NPA intended to arouse, to get the sympathy of the people. It is divided into two main programs. Minimum program, ito mga promises. Pinapromise ng NPA doon sa nasa mababang triangle sa tatsulok, no? Kasi ito yung pangunahing problema na hinaharap nila. So, promise ng NPA, ibababa ang upa sa lupang kanilang sinasaka. Itataas ang sweldo ng manggagawang bukid. No? Haayusin, ibababa ang interest ng loan. Haalisin ang 5-6 o usura, illegal na pautang. Totally, haalisin ang paniningil ng utang. No? At iba pang mga promises na magagawa ng NPA kasi tatakutin niya yung nagpapautang, tatakutin niya yung nagpaparenta ng lupa, tatakutin niya yung comprador, sasabihin, itaas mo yung, huwag mong parating yung mga farmers. So, no choice, no? So, instantly, may justice na nararamdaman yung mga magsasaka because of the NPA, Robin Hood. So, may minimum program. Ang maximum program, free distribution of land doon sa walang lupa. Saan niya kukunin? Doon sa may Panginoong may lupa, ay nasa taas. Kukumpiskahin yun. No? Pero hindi naman agad kukumpiskahin. Kasi kakausapin muna, mag-donate ka ng portion of land. Pag nag-donate siya, may kasulatan, eventually donated na yon, lalakarin ng mga farmers association sa white area. Pupunta ng DNR, pupunta ng etc. etc. Magkakaroon ng titulo. Eventually, yung dinonate na lupa ng manggagawag ng mayamang may pag-aaring lupa, no, mapupunta sa Farmers Association, hindi doon sa individual. Kung meron man sa individual, eventually, dapat yung individual na binigyan ng lupa sumusunod sa patakaran. Ang patakaran na yun, kasama na doon yung pagbibigay ng butaw. So, kapag ka nakinabang ka, nabigyan ka ng lupa, obligado ka nang magbigay ng butaw. Pag nakinapang ka dito sa minimum program, obligado ka na rin magbigay ng butaw. Dahil member ka ng asosasyong masa, ikaw yung nakinapang dyan. So, may pambigay na sila ng butaw. Kaya dumadami member ng asosasyong masa, lumalaki ang koleksyon ng NPA. Kaya umaabot ng 125,000 per month ang koleksyon. Because of this. Agret. Yan yung programang Agret.